Gusto mo bang malaman kung kailan ba dapat nire-renew ang registration ng motor vehicle? Sakto, sapagkat sa video na ito ay ibabahagi ko ang schedule ng registration ng motor vehicle kahit wala ka pang plate number o may hawak ka ng plate number. Magandang araw mga ka-Wonder, ako si Wonder J at ako po ay isang vlogger or content creator at isa sa ating contents ay ang pagbahagi ng tamang pamamaraan ng pagkuha ng driver's license ngayong 2021. At sa video na ito ay ibabahagi natin ang schedule ng registration para sa mga motor vehicle. At ano nga ba ang registration of motor vehicle? Alam ko ay isang responsibilidad ng mga motor vehicle owner or mga driver sapagkat ito yung magiging permit nyo para legal po tayo makapagmaneho ng isang sasakyan. At alam mo ba na kapag nahuli ka na hindi updated o hindi rehistrado ang iyong sasakyan ay magbamumulta ka ng 10,000 pesos at violation na ito ay isang impoundable offense. Ibig sabihin, pwede pong kunin ng mga nag-i-impound ng sasakyan kapag nahuli po kayong hindi rehistrado ang inyong sasakyan. So may bayad din po yun. Nagsisimula po sa 2,000 pesos yung bayad po dun. So parang roughly rough estimate, kapag nahuli po kayo na hindi rehistrado ang inyong sasakyan, ang pinakamababa na babayaran nyo ay 12,000. So make sure na rehistrado ang inyong sasakyan bago nyo ito gamitin. Kailan ba natin dapat i-renew ang rehistro ng ating motor vehicle? Ang sagot po dyan ay every year. Dapat po every year nire-renew po ang registration ng inyong motor vehicle. Ngunit may exemption po dito para sa mga brand new na sasakyan gaya ng SUV, cars, motorcycle na above 200cc. Meron pong mga dealers na nag-offer po ng 3 years na validity ng registration. Ngunit hindi po lahat ng mga brand new na sasakyan ay nakaka-avail nito. So ang tawag po dito ay yung initial registration. Ang maganda pong gawin ay itanong nyo na lang po yung mga dealers nyo para po mas makasigurado. Ano nga ba ang schedule ng registration ng isang sasakyan? Alam ko po na may idea na kayo na sa plate number nakikita kung kailan ang schedule ng inyong registration. Ang plate number or conduction sticker ay nakikita po doon sa ORCR po natin. Pag nakita nyo na po yung plate number nyo, tignan nyo po yung dalawang digits na dulo ng inyong plate number. Yun po, doon po kayo mag-focus. Makikita nyo po dito na ABC1234 yung example po nating plate number. So ang dulong number, which is yung 4, it represents po yung buwan kung kailan kayo kailangan magparehistro. At yung number 3, which is yung second digit to the last, ay represent ng week kung kailan kayo kailangan magparehistro. So sa case na ito, ang kailangan nyo lang tignan dyan ay yung 3 and 4. So para sa dulo na number, kapag 1, January, 2, February, 3, March, 4, April, 5, May, 6, June, 7, July, 8, 4, August, 9, 4, September, 0, 4, October. So sa example po natin ito, which is 4, ang buwan na kung saan kayo kailangan magparehistro ay April. At dumako naman tayo doon sa katabi ng number, which is yung 3. Ito yung nagdidikta ng week kung kailan kayo kailangan magparehistro. Ang number na ito ay 1, 2, 3. Ito ay first week. 4, 5, 6. Ito ay for second week. 7, 8. Ito ay para sa third week. 9 at 0. Ito ay pang fourth week. Example natin, which is 3. Kayo po ay sa first week. So sa example po natin na ABC1234 na plate number, kayo po ay kailangan magparehistro ng April, first week ng April. So magbigay naman tayo ng pangalawang example para mas maging malinaw. ABC2648. Ang pinakadulong number ay 8. Ibig sabihin yan, 1, which is August. So 8 for August. At next, yung katabi niyang number, which is 4. Ito ay nagre-represent ng week na pagpunta nyo sa LTO na pag-renewal. So 4. So yung 4 is for second week. So ibig sabihin nito, second week ng August kayo pupunta ng LTO. This example, ABC3659. Last digit is 9. It represent kung anong buwan kayo pupunta para magparehistro. So 9 represents September. So September. At para sa week, ang katabi niyang number ay 5 is second week. So ibig sabihin, ang date ng registration nyo ay second week ng September. Paano naman kung hindi nyo pa alam kung ano yung plate number nyo?
wala pa po kayong plate number, ang pagbabasihan nyo po ng date of registration ng inyong motor vehicle ay initial official receipt date or initial OR date. Nakikita po ito dun sa baba ng CR. Kapag hindi nyo pa po ito makita dun sa resibo nyo, ay magpunta na po kayo sa LTO para po ma-verify kung kailan nga ba nyo ipaparenew ang rehistro ng inyong sasakyan. Additional information lang mga ka-wonder, are upon renewal ng inyong rehistro ng sasakyan, OR lang po yung pinapalitan ng LTO. At sa checkpoint, madalas po, official receipt or OR lang yung ng mga police o kung sino man yung nag-checkpoint sa atin. So, from time to time po, kamwari, nagparehistro po kayo ng sasakyan at binigyan kayo ng OR, i-check nyo po kaagad kung may lumabas na po doon na plate number. Sapagkat kung may lumabas na, yun na yung magiging basis ng renewal date nyo. Paano naman kung nagparenew na kayo ng registration nyo ngayong June 2020, tapos lumabas sa plate number nyo na 9 ang dulo ng plate number, which is September 2021, ay kailangan nyo nang magparehistro. Anong kailangan gawin? Kailangan ba magparehistro ka na ng September 2021? Ang sagot po dyan ay hindi po. So yung kunwari, nakapagparehistro ka ngayong June 2021, 1 year po yung magiging validity nun. So after 1 year, June 2022, doon pa lang kayo magpaparenew ulit. Tapos, at the same year, which is September 2022, magpaparenew po ulit kayo. So, ibig sabihin, na-delay lang siya ng 1 year. Sa mga magpaparenew ng registration ng sasakyan, pwede po kayong mag-renew 2 months before the deadline ng inyong renewal date. Good news mga ka-wonder, naglabas ng public advisory ang Land Transportation Office o LTO tungkol sa extension ng validity ng registration for motor vehicles with plate numbers ending in 6 and 7 in the following regions. So Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 9, Region 10, Region 11, Carr, Caraga. Ito ay alinsunod sa pagdideklara ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa mga rehiyon na nabanggit. Para sa mga rehiyon na nabanggit na nag-i-end ang plate numbers sa 6, ito ay extended until August 31, 2021. At para naman sa mga plate number ending with 7, ito ay extended hanggang September 30, 2021. And another good news po, extended po ang validity ng driver's license, student permit at conductor's license sa mga region na naideklarang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa mga region na nabanggit. So extended po hanggang September 30, 2021 ang inyong validity. Sana ay may natutunan ka sa video na ito at huwag mong kalimutan i-like, mag-comment, i-share sa kapamilya, kaibigan at kakilala. Meron din po tayong Facebook page that is WonderJ. So, sana ang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng uploads ko. Ako ulit si WonderJ nagsasabing ingat mga ka-wonder and see you on my next vlog. Paalam!